Hello guys, welcome to Nalindax TV. So ang vlog na to guys is may mga kasama tayo dito since day off nila. Ako naman hindi ako nag-day off, lumabas lang ako ng 2 hours. So we're going to may mga mag-share sa atin, nakakuha natin ng Pilipino, mga OFW dito sa Israel. So kung ano yung masasabi nila sa work nila, experience nila dito as an OFW. So huwag kayong alis guys ha. Manood kayo hanggang matapos yung vlog na to, okay? Kumusta ka po dito bilang isang OFW sa Israel? Okay naman. Ayos naman yung trabaho. Tsaka lang at tsaka maraming pasensya. Besap lang ako nga sabi nga nila, harvest sa Blanot. Ano pong ibig sabihin ng harvest sa Blanot? Yung maraming pasensya sa mga alaga. Okay. Gawin mo lang ang mga inuubos nila para wala nang problema. Okay. Hi, Sis Christina. Kumusta ka naman dito sa Israel? Ako, okay naman ako. Sometimes work, stress, pero okay naman. Hindi gagawin pa rin ng parang pag-inapin. Dito ka, masaya ka naman sa work mo? Oo naman. Maya na. Ayun. Ah, okay. So, ingat-ingat ka lagi, sis, ha? So, sana'y happy-happy. So, pag may props or you need a friend, a sister, I'm always still here. Always here for you, my friend. So, sana mahanap mo yung ano mo dito. Ang motek mo. Guys, yung motek kasi is, ano, bahala na kayong mag-intindi doon. Thank you, sis. Ingat ka lagi. Thank you. Ate, kumusta ka po dito sa Israel? Eto, okay lang. Tumatanda na dito sa Israel. Ilang dekada ka natin? Ano pong masasabi mo sa work mo sa OFW? Tao ng Diyos. Okay naman ang work. Hindi naman yung nahirapan, hindi naman yung easy, pero okay lang. Masaya ka naman? Siyempre, masaya. Kung hindi ka matayin, hindi ka magtatagal sa work mo, makita masaya. Kailangan lang naman talaga ng tiyaga. Kailangan pag-aralan mong ibigin ang trabaho mo. Saka isipin mo na may mga pamilya kang kumakasasa. Okay, so ingat-ingat kayo lagi, ate. Thank you. Bye-bye. Ayan. Magkasama kami ni Renz Po. So, may gamit shoutout kay Renz Po. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa kanyang channel, i-subscribe natin si Renz Po. Isa po siyang legit na legit. Alam nyo guys, yung kwento dito, nung mag-start ako na mag-vlog, isa siya sa naging, maluluha na naman ako every my memories na ganito. Isa siya sa mga naging mentor ko. Oo, iyak talaga ako kasi yung hindi ko alam mag-operate ng ganito, hindi ko alam mag-ganito. So, hindi lang naman kami OFW dito. So, nakilala ko siya na mas naunang nag-vlog. So, isa siya sa pinaka-mentor ko na nagturo, guys. So, surprise! Hindi nyo inaasahan na nag-interview ako na kumusta yung mga OFW. Pero magkasama kami ni Renz Po dito sa Israel. So, again, guys, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa kanyang channel. So, ayan, i-subscribe nyo ang kanyang channel para ma-notify kayo kasi mahilig siyang mag-travel eh. So, nagbo-boating-boting sila, umiikot sila. Next time magano kami, magko-collab kami ni Nalindax sa mga trip to Jerusalem, Bethlehem, and then si Holy Places. So guys, maraming salamat. Don't forget, thumbs up and subscribe. Click the bell button.
So ayan guys, ha, narinig niyo yung collaboration namin. So abangan niyo ang vlog namin guys. Ha? Okay, abangan niyo yan. Hello Paul. So bilang isang OFW dito sa Israel, kumusta ka naman po? Ayos naman. Ayan. Nakakilala ko ng mga kaibigan. Tapos, magandang trabaho ko lang ito. Ayan, marami naman din mga ibang lahi. May mga LGBT din dito. Ayan. So, lahat nakikita mo dito, sari-sari. Masaya ka naman sa work mo? Wala tandas. Oo, yan. Ano, yung amo dito, nasa babae. Ilang taon ka na dito, sis? Ayan, apat na taon na ako dito. Sana ito magandang ako gaya ng sayo, Tol. Siyempre naman, ayan. Kung gano'ng kahaba ng pasensya mo, gano'ng din hahaba, ah. Kaya pa naman. So, ayan. Ingat-ingat ka lagi, Tol, ah. See you around. Thank you. Ayan. Hello, sis. Hi. Anong pangalan mo? Jaja. Kumusta ka naman dito bilang caregiver sa Israel? Okay lang. Masaya naman po? Masaya naman po? Super. Okay. Ilang years ka na dito? 2 years. Ah, so mas nauna ka pa sa akin. Ayan. So, hindi ka pa umuwi within 2 years? Wala pa. Hindi naman mahirap yung work dito sa Israel? Hindi naman. Mas magal ko para sa ibang lugar. Ayan. So, pwede mo rin pong i-greet yung family mo sa Pilipinas or saan sila. I miss you. See you soon. Sino yung katabi mo? Partner in crime. Okay. Ah, si Renz po pala. Ano ba yan? Nag-uulian yung Sinalindax TV. Ayan. So, thank you, sis. Ingat ka lagi. Ingat-ingat po tayo and then see you around. Pareho tayo dito ng work eh. Malalapit lang. Ayan. Again, si Renz po. Yung hindi pa nakapag-subscribe sa kanya. Ayan. Ang aking partner din. Thank you. Kuya, ano po ang pangalan mo? Chito. Kumusta ka po bilang isang OFW caregiver dito sa Israel? Masaya ka naman? Ilang taon ka na dito, kuya? 4 years. Ay, wow! Tagal na. Sana tumagal din ako ng gaya ng sayo. So, yun. Enjoy lang ang work ko. Saan yung work mo dito, kuya? Saan yung work mo dito, banda? Area? Ah, sa area 3. Ah, okay. So, ingat-ingat ka lagi, kuya, ha? And then, nice meeting you. So, God bless you always. Sige, kuya. Bye. Ako guys, hindi ko day off. Nagpaalam lang ako saglit sa aking mga amo. So, medyo maingay, sorry. Sa aking boss na I will go out for 2 hours.
para naman makapag-relax and then babalik ako mamaya. So yan guys, yung kwento ng mga OFW. So being an OFW is depende siya. So case-to-case basis. But for us here in Israel is medyo okay naman yung work namin. So hindi naman Michelle yung masyadong mabigat. Depende lang kung masyadong pasaway yung alaga mo. So yun guys, that's all for this vlog and I hope naging masaya kayo sa vlog na to. So again, shout out to all OFWs, sa mga kababayan natin, saan ka man po. Ingat-ingat lagi and then bye-bye. Thank you for watching. Bye!